Ito na, fresh from the market. Gagawa ako ng dumplings. Teka lang, hindi pa pwede natin yung octopus style. Tabi ko muna. Labas natin. Kasi gagawa ako ng dumplings. Mait. Ruffer. Then yung ito, gulay. Ito yung ginagamit sa paggawa ng dumplings. And of course, the crab meat. Ayan na guys, yan yung gagamitin ko sa paggawa ng dumplings. Ipiprepare ko muna, pero maya maya ko siya gagawin. Ayan, akin muna babalatan ang mais. Kasi ito, gustong-gusto nila to sa dumplings. So, babalatan ko muna siya. Malaki niya. Tapos, ano, slice mo lang siya ng ganun. Para panlagay dun sa dumplings na gagawin natin. Ayan na. Ayan na. Tapos na ang balatan, ang mais. Ayan na. Medyo makalat. Then, ito. Yung wrapper. Wrapper ng ating wrapper ng dumplings. Ayan. Pero, mamaya ko pa siya gagamitin. So, lalagay ko muna siya sa wrap. Ito yung gulay na ginagamit sa paggawa ng dumplings. Ta-da! Yan. Ito siya. Pero, slice ko pa siya eh. So, mamaya na. Then, una kong gagawin ay ang ground meat. Kailangan natin siyang i-season sa pepper soy sauce, then sugar, yun lang, then konting konting water. So guys, ito yung gagamitin natin, sugar, soy sauce, oil, then yung ating pepper, and cornstarch. So, ito yung i-seasoning natin sa ground meat. Para mamaya ay atin ang i-wrap ang ating dumplings. Ayan na. Malagyan natin dito sa ating mixing bag. And hintayin natin. Kasi baka naman siya marami. So, kuha tayo ng pang halo. Then, unahin natin ilagay ang pepper. Tagyan natin siya ng pepper. Pepper. Ay, mahangin. Pepper. Yung ating sugar. 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 Then yung ating cornstarch. Cornstarch. Konti lang kasi masyado siyang titigas. Ay, madami. So, dalawa lang. Dalawang kutsarita. Then, yung ating oil. Siyempre, oil. Kunti lang siya. Masyadong madami.
sauce. Soy sauce. Tansyahin nyo lang. Tapos, i-mix na natin siya. Mix. Mix lang po natin ng maayos para umasa yung mga seasoning. Ayan. Ganun lang. Set aside. Then, slice naman natin ito. Para i-mix natin dun sa ground meat. Okay? Slice lang natin ng ganito. Dapat maliliit lang yung slice niyo kasi pag malaki minsan yung lasa hindi siya ganun kasarap pagka yung medyo malaki yung slice. Ngayon, i-slice natin yung corn para panlagay siya dun sa slice natin ng ganito. Tansyahin lang natin yung corn kasi maano to eh, masabaw. So hindi siya maganda pagka madami. So try muna natin i-mix dito sa ating meat. Then, ito, mix na rin natin. Parang maliit ang aking mixing bowl. Mix, mix lang. Isang corn po na itong ilalagay.
mix lang po. Mix natin. Parang dami nung tinimpla ko. Kailangan mix na mix. Mix, mix. Dumplings. And ganito lang po ang paggawa ng dumplings. Ayan na guys, matarami na ako. Ayan na, nakagawa na ako ng 10 pieces. May dinner na kami. Make one more. Nakagawa na ako ng
20 pieces. Pero marami pa. Ayan na siya. Look at these dumplings. Pero madami pa siya. Ayan, nakakarami na ako ng gawa. Alam nyo guys, pang dinner namin to eh. Dumplings with noodles. Ganyan mo lang siya. Then, basahin mo din sa kabilang dulo. Then, like this. So, madali lang itong gawin. Basta, tama sa timpla. Kailangan kong tapusin kasi mamaya lalabas kami. Maglalaro scooter. Tama naman. Guys, ganito. Diba? Ayan na. Natapos na nating mga dumplings. Nakagawa ko ng 40 pieces na dumplings. Look at this. See? May pang dinner na kami. Bye guys. Thank you for watching. Ito na. Tapos na. Tapos na guys. Ang ating dumplings. Thank you sa panunood.